ghosting kita. I will deal with you properly at the right time. Now ngayon mga kababayan, here we are today. Andito tayo. Ang nakikita ko intention. Gusto ni Baliko, nakampihan ko siya laban kay FLM. Yun lang naman talaga, malinaw eh. Ito si Baliko, pinipressure ako ng gusto. Pinapalabas yung mga paninira sa akin para tumakbo ako sa kanya. Ngayong nakulong si Francis, eh pinapalabas naman niya si Francis na gagalit sa akin para idipensa ko si Francis. Nakita ninyo, pinaglalaroan ako nitong taong ito. Akala siguro niya bobo ako at mangmang. Hindi mo ba alam, natalo ko ang pinakamabigat na politiko doon sa amin, sa Visayas. Nakontrolado niya yung buong probinsya, sa kanya yung lahat ng mayor, sa kanya lahat ng vice mayors. Natalo ko yun. Tapos ito ang gagawin mo sa akin, paglalaroan mo ako. Anong tingin mo sa akin? Hindi naman siguro ako drug addict. So ito tayo ng mga kababayan. Oh. Si Baliko, pinipressure ako. Pinipilit ako. Pero si FLM, niminsan, hindi humingi ng tulong. Totoo, hindi ko itatanggi sa inyo yan. Tumulong si FLM sa akin at kay Manang Aini. Kaming dalawa. Sabi niya, itong mga malalaking billboards po yun. Ganito, buo. Region 1, Region 2, Region 3. Kayong dalawa ni Manang Aini. Yung siyempre ako, sakay lang ako libre. Eh di siyempre, okay ako. Alam naman, beggars are no choosers. So ayun, ginawa. Si Manang Aini, tsaka ako. At nagpasalamat ako sa kanya. Tinulungan niya ako. Pero, kinulekta ba niya? Siningil ba niya ang tulong niya? Hanggang ngayon, nandun siya sa loob ng NDI Detention Center. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Ikumpara mo kay Baliko. Ano ginawa ni Baliko? Siniraan ako ng siniraan para tumakbo ako sa kanya at magmamakaawa. Sa tingin mo, magmamakaawa ako sa iyo? Hindi ako luluhod sa iyo, Baliko. Luluhod na ako sa aking Diyos. I make that clear to you. Niminsan, hindi mo ba naisip, hindi kita tinawagan. Matapos yung pangatlong meme na pinakita mo sa akin, galing sa tik-tik na page mo, hindi na kita tinawagan at hindi na kita kinausap to let you know na alam ko, hindi ako tanga, Baliko. Hindi ako tanga. So ngayon, mga kababayan, nakikita ko yung intention sa dalawang magkabilang panin. Wala akong pinapanigan sa kanila. Pinapaalam ko lang sa inyo ang ginagawa ni Baliko dahil hindi maganda. Sobra na yung mga armas na pinakita mo. 14 na buhay ang inilagay mo sa peligro sa alanganin. I'll explain it sa inyo, mga kababayan. So, dati kasi, nung ako'y congressman, alam mo naman sa baba, mga leaders ko nag-aaway din. Nag-aaway, may faction-faction yan. Nung ako'y congressman, pinapakinggan ko yung isang panig, pinapakinggan ko yung kabila, pero pinapalusot ko lang sa akin bilang tenga. Hindi ko inaksyonan. Hindi ko inaaksyonan yan. Inaantay ko lang na lalabas ang tunay na kulor, lalabas ang tunay na dahilan o intensyon ng magkabilang panig. Exactly kung anong ginawa ko na yun, yun ang ginagawa ko dati kung ako'y congressman. Pag nag-aaway yung mga leaders ko, pinapakinggan ko, pero pinapalusot ko lang sa kabilang tenga. Hinahayaan ko that the problem will solve itself. Lalabas at lalabas yan. Ang tunay na kulay at ang tunay na intensyon ng tao. At ito nga, lumabas ang tunay na kulay na Baliko. So, balik tayo sa sinabi ko kanina. Inantay ko. Nagtiis ako ng 2 buwan sa mga paninira, mga atake ni Baliko. Tiniis ko yun. Para lang malaman ko ang intensyon. Now, ito ngayon mga kababayan. Pinapakita nila na magkaibigan kami ni Francis, na may connection kami. Pero si Baliko, hindi po niya sinabi sa inyo na magkasama rin po sila noong 2016, noong kampanya ni BBM. Magkasama yan sila. E nag-away nga yan kasi blinak yata ni FLM si Baliko doon sa kanilang chat group. Yun ang pagkakaalam ko. Blinak siya, nag-away na sila ng gusto. Ngayon, ang pinaglalaban ko para sa buong bansa, idadamay mo ako dahil na-block ka sa Facebook. Grabe ka naman. Ewan ko kung saan galing lupalop ang isip mo. Imagine, nag-away lang sila siguro. I don't know kung ano pang rason. Ha? Hindi ko alam kung ano pang rason. Basta one of the things I know, blinak yan sa Facebook, nagalit siya. Ayun, ayan, nagwawala. At sa pagwawala niya, dinamay ako. Dinamay pa si Yusef Dinsing. Dinamay pa yun. May isa pang senador. At yung isa pang malapit kay presidente. No?
Malapit na tao na yun kay Presidente, pamilya na yun ni Presidente. Itong isa, pinagkakatiwalaan ni Presidente. Itong isa, nahal kay Presidente rin. Tinira pa. Akala mo siguro kung sino ka. E ano ka ba dyan sa France? Pinapalabas mo yung mga conversation, hindi mo ba alam din sa protected private conversations yan, pinapalabas mo. Ewan ko kung saan mo pinick up yun. O ganino galing yun. Nakita ko yung mga paratang mo doon. Wala kang ebidensya. Pinick up mo lang sa iba. At pinalabas mo. That's hearsay evidence. O ito, balik tayo doon sa tiktik. Sinong tiktik? Sino may ari ng tiktik? Ikaw. Natandaan mo, February 28. I don't know kung nasa matinong pag-iisip ka atong at the time. February 28, dumating ako dyan sa France, February 27. Sinudo ko ako sa airport. Gabi na, nag-dinner tayo. That time, di pa kita masyadong kilala. Ngayon kilala na kita balik ko. So nag-dinner tayo. The next morning, late tayo dumating kay Ambassador. Nag-courtesy call tayo kay Ambassador. Tapos pumunta tayo sa Eiffel Tower. Hindi ka umakyat, kami lang ni Mike umakyat. Pagbaba, nagkape. Gabi na, pumunta tayo sa bahay ng pulis na kaibigan mo sa France. Along the street, sinabi mo, may pambanat ka. Yung tiktik, may mga accounts kang pambanat. O, tingnan mo yung termino ha, pambanat na accounts. Tiktik ang minensyon mo. Ito lumalabas yun, sa tiktik galing eh. So mayroon tayong presumption sa ating rules of court na kung ikaw ay gumagamit ng mga picking dokumento, ikaw ang gumawa nun. So by analogy, kung ang mga picking, mga paninirang memes na ito ay galing sa'yo, then ang presumption is ikaw ang author. Galing sa yung page eh. Kung matino ka, hindi mo ilalabas. O ipapakita mo muna sa akin bago mo ilabas. Pero lumabas yun doon. Pinapakita mo, pinapalabas mo, galing sa iba. Natandaan, hindi mo natandaan. Nakalimutan mo. Inamin mo na ikaw may-ari ng TikTok page. Kaya nung nakita ko yung unang meme na pinadala mo, alam ko na ikaw yun. Nung pangalawa, TikTok pa rin, alam ko, ikaw pa rin yun. So anong gagawin ko? Sitting pretty. Hayaan kitang sisirain mo ako. O mag-expect ka na luluhod ako sa'yo, magmamakakawa ako sa'yo, dream on. Matulog ka na lang, may muta ka pa. Hindi mangyayari yun. Mr. Balico, hindi mangyayari yun. Now dito tayo mga kababayan, sa ginawa nito, itong taong ito. Balik muna pala tayo doon sa rules. Nakita ko yung post mo. Tinira mo yung kapatid ni FLM. Hindi mo ako madadala sa labang ganyan. Ang kapatid, ang pamilya ay hindi kasama sa kahit anong laban kung hindi sumasawsaw sa laban. Walang ginawa ang kapatid ni FLM. Pero anong ginawa mo? Pinost mo. Anong kasalanan ng kapatid niya? Kayo mga kababayan, kung gagawin yan sa inyo ni Balico, ano kayang gagawin ninyo? Kung kayo ang nasa kalagayan ni FLM. O sabihin na lang natin kalagayan ko. At pinaglalabas niyo yung picture ng mami ko, daddy ko, yung kapatid ko. O kung mangyari yan sa inyo. Ano kaya nasa isip ninyo? Pangalawa, ang babae ay dapat igalang. Anong ginawa mo kay Lisa doon sa Paris? Pinagmumura mo ng pinagmumura. Para kang hindi lumabas sa nanay mo ah. Kung ito ang klaseng gawi na ipapakita mo sa akin, titirahin mo yung pamilya na walang kinalaman, wala kang galang sa babae, pinagmumura mo, ay bakit ako kakampi sa'yo? Hindi talaga ako kakampi sa'yo. Because the way you do your fight, yung laban mo, is scandalous to me. Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka tanggap-tanggap sa akin yan, yung style na yan. Ako lumalaban ako, pero hindi ganyan. Sa sinabi ko ng mga kababayan, I follow my own internal rules. Sarili ko yun, disiplina ko yun. And I will not bend it for Mr. Balico. Kahit Balico siya. I will not bend it for him. Dito tayo sa picture mga kababayan. Ito talagang sobrang nakapagpagalit sa akin. Inilabas niyo yung picture ng isang lalaki at ako sa baba noon, pictures ng mga baril. Sandali lang. Alam niyo naman po mga kababayan, ang kalaban ko po ay mga tiwaling pulis ng ating pambansang kapulisan. Alam na alam po ninyo yan. Alam niyo po, ang kinatatakutan ko po kasi, itong klaseng ganitong paninira ay pwedeng gamitin ng aking mga kalaban.
at gagawan kami ng information report, intelligence report. Mga kababayan, ito po ang intelligence report na ginamit ng mga polis. Dalawang pahina lang po yan. Ayan o, intelligence report version 1. Intelligence report version 2. Dalawang pahina lang ang kumitil sa buhay ni Richard Santillan. Kahit sino sa atin ay pwedeng gawan ng information report na ito ng mga polis. Kung hindi niya nagustuhan ang pagtitig mo sa kanyang asawa, pwede kang gawan ng ganito at papatayin ka. Kung natalo siya sa tong its dyan, pwede kang gawan ng ganito at papatayin ka. Wala kang kalaban-laban dahil may information report ka. Ito ang pinaglalaban ko ngayon na hindi na mangyari ito sa ordinaryong Pilipino. Kaya pinaglalaban ko si Richard Santillan dahil dalawang pahina lang tinitil na nila ang buhay ni Richard. Hindi na pwedeng mangyari yun sa ordinaryong Pilipino kung lalaban tayong lahat. Kaya itong baliko na ito, ang concern ko, yung pictures na iyon, gagamitin nyo ng kalaban ko, gagawan kami ng intelligence report at puntahan kami rito at magkabarilan, magkapatayan. Paano yung 14 na tao rito? Paano yung 20 years old ko dyan na volunteer, yung 22, yung 24? Anong ihaharap ko sa nanay niyan kung masawi yan dahil lang sa ginawa nitong balikok na ito? Kayo mga kababayan, kung kayo nasa kalagayan ko, sige, kayo kung nasa kalagayan ko, gawan kayo ng picture na ganyan, tapos may mga kalaban kayong pulis, mga pulis na tiwali, linawin ko. Kasi marami pa naman ang mga pulis na mapagkatiwalaan talaga. Mga tiwali, tulad ng kalaban ko. Gagawin ka ng intelligence report. Isang version 1, version 2. Isang intelligence report lang ang ginawa nila kay Richard Santillan. At tinitil nila ang buhay. E kung gagawin tayo ng ganyan, mga kababayan? E kung gagawin kami ng ganyan? At lulusubin kami rito dahil may intelligence report. Ang picture, galing kay Balikko. But what does the picture prove? Mga kababayan, ano bang ipatunay doon? Wala. Kasi hindi naman ang picture at ako at ang baril ay magkasama. Ibang picture ako at ang lalaki. Ang mga baril ay mga baril lang, walang tao. O may mga tao, man yung lalaki, hindi ako. It is not proof. Kahit saan tayong korte pupunta at ipapatunay mo yan, itong patunay, si Glencio may baril. Paano mo papatunayan? Wala ako doon sa baril. Nandun ako sa isang lalaki at hindi ko hinawakan ng baril. Hindi tatanggapin niya ng korte. Pero, in the minds of the public, you can already convict me. And that is unfair. Kaya nga po, pinakuha ko lahat ng pictures na yon. Yung mga pictures ng mga baril at pera at ang lahat ng mga nag-comment doon. Alam niyo bakit? Kasi ipapakita ko yan sa French Ministry. Bala kong sulatan ang French government. Ipapakita ko, ilalatag ko, ito ako, sino ako? Sinong kalaban ko? Police criminality ang topic dito, mga kababayan. Nandoon sila Karansa, sila o sino-sino pa doon ng mga polis, at yung Smartmatic at Kumilit. Kasi ito naman talagang utak. O nandoon. Kaya kayo, PNP, kung sino man doon ang mga tiwalig polis, at ikaw, Kumilit at Smartmatic, huwag kayo magalit sa akin ha. Si Balikko ang habulin nyo. Dahil ako, reactive lang ako. Reactive lang ako, nagre-react lang ako, mga kababayan. Hindi ko iniisip to. Pero dahil sa ginawa itong ni Balikko, kailangan kong ilatag para kung pusikaso may mangyari sa amin dito, nakalatag ng ebidensya ko. Wala kaming ganyan, hindi kami ganyan. Susulatan ko yung French Ministry na may hawak ng immigration. Ilatag ko yung sarili ko, yung ka-issue ko sa PNP, yung issue ko sa Comelec at Smartmatic, at yung ginawa ni Balikko. Dahil ginagamit mo ang pamamalagi mo dyan sa France para manira ka ng tao na walang basehan. Yan. And we are not talking of one life. Hindi lang po isang buhay ang pinag-uusapan natin, mga kababayan. 14 po kami rito. E kung maubos kami, o sino mananagot niyan? Si Balikko. E paano siya managot? Nandun siya sa France. So ngayon, papaalam ko sa French government, ito ang posibleng mangyari. For as long as protection ko na rin yun. Para alam ng kapulisan, umabot kayo dun sa France. Alam ni Comelec at Smartmatic, umabot kayo dun sa France. Bahala na ang French government kung imbestigahan ka at itapon ka dito pabalik sa Pilipinas. It's all up to you. It's all up to the French government. Basta ako, ipaabot ko ang aking sulat at ang request ko na imbestigahan ka. Dahil 14 na buhay ang isinilagay mo sa alanganin. Nilagay mo sa peligro.
Hindi mo inisip yun. Dahil galit ka, dahil hindi kita kinampihan sa laban mong bulok. Hindi ako kakampi sa'yo dahil nakita ko, binabastos mong babae. Sinasama mo ang pamilya na walang kasama, ay hindi kasama sa gulo. At pinipressure mo ako, pinaglalaruan mo ako, pinipilit mo ako to move one way or the other. My friend, papunta ka palang doon, pabalik na ako. I have one rule. Hindi ko sasabihin yun kung ano yun. Akin lang yun. That's the rule I apply to you. So wag mo akong takot-takotin. Wag mo akong blackmailing. Kasi hindi ako magpapablackmail sa'yo. Tingnan mo na lang. Walang nagawa si Comelec at si Smartmatic laban sa akin. Tingnan mo na lang. Walang nagawa si Carranza, si Albayaldi, sino pang Poncio Pilato dyan. Walang nagawa sa akin to stop me. O pinaimbestigan na ako dati ni Antonio Mojica ng Comelec, ng Smartmatic. Anong nangyari? Wala silang nakilkil. Wala silang nahalungkat laban sa akin. Kaya umabot tayo, umantong tayo sa pagpatay kay Richard Santillan. In what I call selective terrorism. Pinapatay yung taong pinakamalapit sa iyo para saktan ka. Yun, pinatay nila ang taong pinakamalapit sa akin, yung kinakapatid ko. Para saktan ako, para takutin ako. But they are wrong. Don't ever try, huwag mong isipin na makukontrol mo ako, Mr. Balico. Hindi mo ako makukontrol. No one can control me. Kung ano man ang action ko sa buhay, tinitingnan ko kung ano ang mas makabubuti sa mas nakararami. And I remain faithful to that ideals. Ginawa ko yan nung ako'y congressman. At ginagawa ko yan kahit wala akong opisina sa gobyerno ngayon. At hindi ako mamamatay kung hindi ako hahawak ng opisina ng gobyerno. I make that very clear to all of you guys. Hindi ako mamamatay kung wala akong position sa gobyerno. I will not die. So Mr. Balico, ipapa-imbestiga talaga kita sa French government at hihingin ko talaga na pauwiin ka dito sa Pilipinas para dito mo harapin yung kaso mo. Nilagay mo sa alanganin yung buhay ng 14 na tao, pati yung mga bata. Yung 20 years old ko rito, yung 22 years old ko rito, yung 24 years old ko rito, walang ginawang masama yun sa'yo. Nagtatrabaho lang sila para sa kaso ni Richard Santillan. Pero dinamay mo dyan sa picture na pinalabas mo. But you were not ever even able to prove anything. Ano bang ipinapatunayan mo? Na ako ang boss ni Francis Marcos? Yung bang ibig mong sabihin? Paano mo ipapatunayan? Hindi ko man hinawakan ang baril. At ang baril ay separate pictures. Now, tingnan mo, kinuha ko lahat ng comments ng mga tao dahil yung comments na yun, yun ang mag-interpret ng pictures. Hindi ka kasi abogado. So hindi mo alam kung paano patunayan ang isang bagay. Ako, papatunayan ko na itong ginawa mo malisyoso. Malisyoso dahil tingnan mo ang epekto ng mga comments ng mga tao. So kung gumamit ka ng trolls doon at nag-comment, bahala ka na. Kasi nag-comment-comment ka doon ng negatibo, ay makikita yun. O hindi naman alam ng French government kung troll yun o hindi. Pero ang nakikita lang, negatibo. Dahil negatibo, malisyoso ang post mo. So, tandaan mo. Tandaan mo itong sinabi ko sa'yo. Hindi lahat ng tao susunod sa gusto mo. Huwag mong ambisyonin na kontrolin. Huwag mong isipin na ikaw ang nagpakulong kay FLM. Hindi ikaw. Ang nagpakulong sa kanya, complainants. Ang complainants na nagreklamo sa kanya, hindi ikaw. Ikaw, trumpa ka lang dyan. Trumpa na maingay. At dahil akala mo ikaw ang nagpakulong, kaya mo na si Yusek Dinsing, kaya mo na si Senator Bongo, kaya mo na si kung sino-sino pang mga kaming lahat, ewan ko kung saan ka pupulutin. Pero ako hindi kita tatantanan. For as long as you will not back off, hindi kita tatantanan. So I hope I made that very clear to you. Mga kababayan, hindi ko pa pala nasagot lahat. Balik muna. No, hindi pa ako mag-give up. Sagutin ko muna yung picture, yung mga pictures na lang. O ito, may pinalabas ang picture ng nag-distribute ng eyeglass. O totoo yun. Nandoon ako. Namigay si FLM ng 30,000 glasses. Eyeglasses. Hindi ko naman po pwede sabihin mga kababayan hindi niya binigay kasi nakita ko naman binigay. I will not be honest sa inyo. Kung hindi ako honest sa maliit na bagay, I cannot be honest to you sa mas malaking bagay. Whether you like it or not, sasabihin ko yan. Namigay siya ng 30,000 glasses doon sa Isabela. Nandoon ako. Nandoon si Dr. Grace Carasacal.
Sila ang mga optometrist na nasa harap, 20 sila lahat, na sinusukat yung mata at binibigyan ng eyeglasses. Nandoon si Mayor Jesus Ladaran. Oh, yung pangalawang picture na pinakita ninyo, nananghalik, inimbita rin ako ni Mayor Jesus Ladaran. Sino ba ako para tanggihan yung imbitasyon ng mabuting imbitasyon ng Mayor? Eh kung nandun si FLM at nandun ako dahil inimbita ko ni Mayor Ladaran. Inangangampan niya ako. Anong gagawin ko? Sasabihin ko, shut up, I will not go. Hindi buti pa, hindi nila ako tatakbo kung ganun. Diba? Hindi mo naman siguro i-insultuhin yung Mayor kung mabuti naman yung invitation. Actually, may picture pa yan sa gabi. Kasi pagkatapos namin nag-lunch, sinabihan na naman kami, ako ni Mayor Ladaran, huwag ka munang umuwi. Mamayang gabi, magpapa-dinner ulit ako. Tatawagin ko yung konseho. O, pag-dinner, nandun ang konseho. Pinagsalita ulit ako ni Mayor Ladaran. O, saan ang problema doon? O, yung billboards. Dalawa kami sa billboards. Si Manang Aimee, tsaka ako. Bakit ako lang ang dinitira? Dahil ang intensyon, ako ang titirahin para sumunod ako sa gusto ni Baliko. Plain and simple. Ako ang tinitira para sumunod ako sa gusto nila. But I know better, better. Tandaan niyo po, mga kababayan, lalo na po nagmamahal sa pamilya ni BBM. Buhay ang pinayad namin sa laban na to. Hindi lamang para sa kanya, para sa sarili ko at sa bayan. Ako biktima. Si BBM biktima. Tayong lahat biktima. Nagbuwis kami ng buhay, si Richard, para sa laban na to. So sana, pag-isipan ninyo yan bago ninyo ako tirahin. At kung titirahin man ninyo ako, be fair. Dalawa kami sa billboard. Pangatlo, pang-apat na picture, yung nasa galera, sa Bungan. Kaibigan ko ang promoter na yun. Actually, ang asawa niya ay kapitan sa Mandaluyong. So sinabi niya, isama kita dito sa promotional ano namin sa derby para at least makilala ka. So sabi ko po, opo. Oh, wala naman siyang hiningi sa akin. Ako, wala rin akong binayaran. So, anong masama doon? Nangangampanya tayo na doon yung tao. Nilagay lang ang pangalan ko. Wrong spelling pa nga. So anong malaking issue dyan? Oh, bakit ba ang derby ay illegal? O kung illegal, di pinakap na sana sila. Hindi illegal. Legal ang derby. So anong problema dyan? Titirahin lang ako sa mga taong gustong sumira dahil hindi ako sumunod sa gusto nila. I tell you cannot pressure me. No one can pressure me sa gusto nila. Basta ang akin, my guiding light, my guiding principle, kung ano ang mas nakabubuti sa mas nakararami, nandun ako. Tandaan po ninyo, mga kababayan, ang patunay ko po, siguro pag-iisipan ninyo, sinabi ko po kanina, si Baliko, pinipilit ako. Tinitira niya ako. Si FLM, hindi niya ako siningil sa tulong niya sa akin. That's one thing. Malinaw yan. Hindi ako siningil ni FLM sa kanyang tulong. Kung siningil pa niya ako, nagdakdak ng nagdakdak na sana ako sa inyong harapan, pabor sa kanya. Tandaan niyo yan. Hindi niyo ako narinig halos 2 buwan. Wala akong sinabing pinupuri ko siya. Pinupuri ko yung mayaman challenge niya once. Pero hindi yung dinipensa ko siya ng todo. Dahil hindi niya naman hiningi ang aking tulong. Dahil hindi niya siningil ang tulong niya sa akin. Andyan, humanga ako sa kanya. Sorry to those who do not believe in him. Pero ako, nakita ko yan. Oh, tingnan mo. Nasa detention center siya. Pero hindi ako pumunta doon. Kasi hindi na naman niya ako tinawagan. Oh, tingnan mo. Tinulungan niya ako, pero walang intensyon na kolektahin sa akin. Walang intensyon na singilin sa akin. So, dyan mo makikita. Between Baliko, on the one hand, na binabaliko ako sa gusto niya, at si FLM na walang ginawa para singilin ang tulong niya sa akin. Pareho silang tumulong. Si Baliko, tumulong sa akin. Si FLM, tumulong din sa akin. Pero yung isa, binabaliko ako sa gusto niya. Yung isa, hinahayaan ako. O, so, tingnan mo ang patunay ko. Wala kayong nakita sa akin nagla-live ako sa FLM. At kinukontra ko siya. Hindi. Nagtiis ako ng 2 buwan dito sa paninira niya sa akin. Dahil mas may makakabuluhan pa ako at mas may importante pa akong mga bagay na kailangan ko matapos. At natapos ako ngayon. So kung tingnan mo, ito pa isang mga kababayan. Ano pang issue na pinapalabas ko sa Facebook? Nitong panahon ng ECQ, COVID at
kay Richard lang. Kay Richard na issue at COVID. Yung issue ni ABS-CBN, hindi po ako sumausaw doon. Alam niyo bakit? Kasi tingin ko, pag sumausaw ako dito, mauubos ang oras ko. Magre-research pa ako, magsasalita pa ako. So better, wag na. Pero isang issue lang ang sumali ako. Yung issue ng PhilHealth sa OFW. Lumabas ako, sumulat ako, nag-post ako, tapos nag-live ako the next day, nag-research ako. Pero dahil issue yun ng OFW, malapit na malapit sa puso ko yung issue ng OFW. Yun lang ang pinagtanggol ko talaga. Sa panahon ng 2 months na yan. Dahil pinokus ko yung panahon ko sa kaso ni Richard at ayaw kong tirahin yung mga taong tumutulong sa nangangailangan taong bayan at this time. Ngayon tapos na yung ECQ, GCQ na, balik na yung mga tao natin sa trabaho nila, makikita na sila, hindi na nila kailangan mamigay ng, hindi na nila kailangan na bigyan pa sila ng tulong. Kaya ikaw, Karansa, kung mamigay ka ng bigas, titirahin pa rin kita. Kasi wala na, hindi na ECQ. Pag bumalik sa ECQ, mamigay kami bigas, hindi kita titirahin. So that's the simple rule I follow sa aking sarili. So mga kababayan, I hope naliwanagan po kayo dito sa issue na ito. Basta tutuhanan ko po, susulatan ko ang French government, ilalatag ko itong nangyari, at itong ginawa ni Balico, 14 na buhay ang nilagay mo sa alanganin. 14 na buhay you put in very dangerous peril. So kaya po, sinilatag ko ito ngayon sa inyo para alam ng PNP na alam ko na kung ano na naman ang gagawin ninyo. Baka na naman, mabiktima kami sa aming bahay sa isang page lang intelligence report. At ang gagamitin ninyo ay mga picture ni Balico. So mga kababayan, I think parang isang oras na yata ako dito nagsasalita. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, siguro sa Wednesday, baka may issue po akong ilalabas po sa inyo tungkol po sa ating mga OFWs. Basta OFW, you can always count on me. Maraming salamat po sa inyong lahat. Take care wherever you are and God bless us all.